Ang panawagan ng Pangulong Aquino sa kasunduluhan na suportahan ang kanyang isinusulong na reforma tungo umano sa tuwid na daan ay kanyang inihayag sa kanyang talumpati sa okasyon ng pagbibinyag sa bagong barko ng Philippine Navy na pinangalan ng BRP Gregorio del Pilar at ang BRP Tagbanwa. Isinabi din sa okasyon ng pagbabalik sa pangalang BRP ang Pangulo sa presidential yacht na dating BRP Pag-asa. Ang panawagan ng Pangulong suporta sa kasunduluhan ay kasabay naman sa pinakahuling banat nito laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona at pagtawag nito sa korte na pugad umano ng katiwalian. Hindi po tayo makakarating sa pagkakataon nito kundi dahil sa tatagang at dedikasyon ng inyong lahat. Kaya din, kinikilala ko ang pakikipagbayaran ng iba pang mga ehensya bilang suporta sa inyong halay. Paliwanag po, dito tayo tinadala ng daan ng maglit. Di man kalakihan ang ating boto, pero sinusunod po natin ang paggamit dito. Patunay ang narating natin ito sa layo ng kaya natin. Abutin kung sama-sama lamang tayo magsasagwan at iisang direksyon ang ating itatakot. Sa ikot ng ating pagsunod, huwag sana natin nilimutin na mahaba pa ang ating lalakbay. Maratili sana tayo nakatutok sa ating layunin, gumagawa tayo sa inaasam nating tubuhin. Isang Pilipinas na mas patatag, mas makinhawa, mas mapayapa ang natataglawan ng wagas na liwanag. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang pagbibinyag sa mga barko ng Philippine Navy at dito ay sinabi ng Pangulo sa harapan ng mga sundalo na ang mga bagong kagamitang pangmilitar ay bunga ng mga ginagawang pagbabago. Dagdag pa nito na mahaba-haba pa ang lalakbayin kaya dapat umanong kumapit at huwag bibitiw sa mga nasimulang reforma. Ang BRP Gregorio del Pilar ay isang segunda manong Hamilton class cutter ng US Coast Guard habang ang BRP Tagbanwa ay pinakamalaking barkong pandigma na gawa dito sa Pilipinas. Yan ang RH News. RH911, Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.